Kumusta ako po si Randall? So for today's video, it's going to be different dahil I'm going to share with you how I achieved this background and kung saan ko nabili yung mga naka-design dyan. And if you're looking for the best background for your vlog, then baka may maitulong ako sa'yo. And just a reminder lang na yung kwarto ko is hindi pang mayaman. Maraming nagre-request talaga nito. Ang maraming nagre-request talaga ng room tour. Pero I don't feel the need na i-share ko sa inyo yung room ko kasi there is nothing so special in here. Marami lang sampay, drawer na magkakaiba kulay, and ito na yung pinaka-the best na may share ko sa inyo, yung background ko. Bilang ito naman yung lagi nyong nakikita sa vlog, and for sure baka ito yung gusto nyong malaman. Ito yung mas gusto nyong makita, yung background ko, kung paano ko nga ba siya na-achieve. Compare sa i-room tour ko kayo kasi super late lang naman ang kwarto ko, super cozy, and nothing so special, kagaya nga nang sabi ko. So, ang share ko na lang is yung background ko. Especially for you na gusto ding mag-vlog and gustong magsimula ng YouTube channel. And yeah, mahirap lang ako. Mahirap lang yung room ko. So, madaling-madali lang ma-achieve to. Pero look, I achieved it. And it looks good sa camera. It looks good sa mga vlogs ko. So, hindi ka pa nakapapanood. So, kung hindi ka pa nakakapanood ng kahit anong videos ko, kung bago ko lang dito sa channel ko, then better watch at least one video of mine para magkaroon ka ng idea kung ano nga bang itsura ng background ko sa mga videos ko. So, pero ipapakita ko naman siya on this video, so just stay tuned. And yeah, ayun, magsimula na tayo. Hindi na ako nag-makeup kasi I don't feel myself today. You know, may mga araw talaga tayo na tinatamad tayong mag-ayos. Kasi wala tayong gana, wala tayong pera, wala tayong mamahal sa atin. Anyway, puro dal-dal. Tara, share ko na sa inyo kung ano nga ba yung mga nasa background. Okay, let's begin with siguro dito sa ring light. So, yung ring light ko is ito na yung setup ko. Nandyan yung ring light and hindi ko na ito papakita sa inyo kasi puro damit lang naman yan. Ayan o. Ayan na, nag-sneak peek na ako, char. Hindi, puro damit lang naman yan na nakasampay. And usually, dito yung ring light ko and dito ko umuupo sa kama ko. Then, ayan yung background ko. Oops. Sorry. As you can see, ayan lang yung kwarto ko and it's super liit lang. Hindi ako naka-double wall na kwarto. Mamaya papaliwanag ko kung bakit hindi naka-double wall. Kung bakit hindi naka-double wall yung kwarto ko. Pero yun na nga. Dito ako umuupo pag nagva-vlog ako dito sa kama ko. And may storya dito kung paano ko nga ba nakuha tong papag na to. Kay Nanay Mila yan. And since nung nawala siya, ako na yung gumagamit niyan. Nung mga unang months na nawala siya, hindi ko pa matanggap. So, hindi ko pa tinutulugan tong papag na to. Pero pag tagal-tagal, sabi ko dito na ako matutulog para kunyari katabi ko si nanay. So dito ako nauupo and usually pag nag-vlog ako, hindi ko ginagalaw yung unan ko. Pero itong duvet, inuurong ko to palagi dito sa unahan para ito kasi yung nakikita ng video ko yan, para hindi siya kita. So ayun na nga, mag-proceed na tayo dito sa background ko and ito siya. So, ayan siya. As you can see, nandito pa yung earphones ko, tapos yung tripod and yung makeup ko. Patayin natin muna yung electric fan para mas marinig nyo ako ng maayos. Yeah, meron akong electric fan dyan sa likod, pero hindi naman siya kita pag umuupo ako dito para syempre malamig kasi wala naman akong aircon, so ayokong maglapot habang nagva-vlog. Pero yun na nga, saan tayo magsisimula? Magsimula tayo dito sa left side. Dito sa left side, makikita mo itong gitara and yung sombrero, then may pictures doon. Itong gitara ko na to is regalo sa akin ni tatay nung second year high school ako. Or first year high school, basta nung nag-birthday ako. And sinama ko siya dito sa vlog para lang magkaroon ng accent na may gitara. Pero hindi ako marunong mag-gitara. And itong sombrero, it says Kitchen Gurus and super importante niyan sa akin kasi that was my team nung HRM week. Pare-pareho kami ng sombrero nun. So, I miss that moment. And basta nakakamiss yung time na yun. And it was just so happy. So, I decided na ilagay yun dyan and i-display. Itong pictures is, wala lang yan, photo booth picture mula sa kasal namin sa wedding. Dito sa baba, itong maliit na vase na may yellow flower. Hindi ko alam, nilagay ko lang yan dyan para magkaroon ng accent. Para hindi lang magkaroon ng dull dun, charbanes, ganon. Basta you get me. Then dito may electric fan, ayun nga katulad ng sabi sa inyo, then may extension doon, nandun yung charger ko and yung mga saksakan. So, yan, mag-proceed naman tayo dito. Itong mga frames na yan is mura lang yan, malamang marami din yan sa Divisoria, pero yung akin, nabili ko lang yan dito sa Obando and it's only 35 pesos. So, napag-desisyonan kong lagay dyan para wala lang kasi it's color green and ang sarap-sarap lang sa mata. Bali, nagmamatch lang siya sa buong theme ng aking background. Then when you go up,
meron ka makikita dito na naka-thumbtax na popsicle sticks na ang nakasulat is Jesus. Says Jesus. Ewan ko kung mababasa mo pero. And I keep that in that way para pag natutulog ako, pag bukas ng mata ko, si Jesus agad yung makikita ko. So ayun, next mag-proceed naman tayo dito sa parang drawer. Hindi ko alam kung ano bang tawag dito. Pero galing yan dati sa may aparador. Tapos sa ilalim yung aparador. So ayun yung nasa ibabaw. Kay Tatay Rafi to sa lolo ko. And bilang manatili yung legacy char. Pinagawa ko siya kay Tatay. Pinahiwa ko yung aparador bilang sila naman na yun. And sabi ko, lagay niya dito sa kwarto ko itong may sliding na glass. And parang ako magkaroon para akong ng vanity. Parang ganon, magkaganon ako na style dito sa may background ko. So, yeah, ginawa niya yan. And yung nasa loob niyan is first, itong heels. Itong, bakit ako may heels sa may background ko? Ito usually, lagi niyo itong nakikita talaga for sure. Lahat naman to actually, pero isa to sa highlight ng background ko, itong heels na sinuot ko noong 2017. Hindi ko na maalala, pero ako yung pambato ng kitchen gurus noon sa lip sync battle sa school. And nag-Ariana ako noon. And ito yung heels na sinuot ko. And it was the best moment of my life. Kung makuha ko yung video, insert ko siya dito sa clip na to. And yeah, kung makikita nyo, sira na to, naputol na to. Pero I still keep it dahil super special sa akin ng moment na yun. It was one of my favorite video actually. May video ko doon and isa yun sa mga favorite ko na video. Next, proceed naman tayo dito. Makikita mo tong powder na Fashion 21. Lagi ko tong ginagamit. So, nilalagay ko lang siya dyan para madali siyang kunin. Then, mga brushes. Personal brushes. Meron pa ako ditong brushes pero mamaya ko na siya papaliwanag. Personal lahat. Yan. Lahat yan. Ako lang gumagamit yan. Next, dito naman sa kabila may clutch bag. And itong clutch bag na to is so special to me. Dahil ito yung ginamit kong clutch bag sa my clutch bags ng industry night ko. Nung 4th year college ako. And I still keep it dahil wala lang. Maganda siya tingnan dyan. And next, proceed tayo dito. Maraming books. So ayan yung mga books ko na Harry Potter, Diary of Wimpy Kid ni Bebang. Then may mga dictionary ako. Then ito yung favorite book ko. Words to Help You Be Happy in All the Ways That Matter Most. So kung wala ka nito, hanapin mo to. Super ganda niyang book na yan. So yan, sarado natin. And mayroon pa din pala ditong parang dahon na gumagapang. Ayan. Actually, buong room ko, makikita mo meron ako niyan. Ayan o. Nabili ko yan sa Divisoria for only 250 pesos or 300. Basta ganun. Isang dosena na yan. So 12 pieces yan. And pinalibot ko lang yan para kunyari, nasa Encantadia ko. Char. Hindi, para kunyari gubat-gubat effect. The next, dito naman tayo sa taas. Dito may, ano bang tawag dito? Yung karton na may letter-letter na nabibili sa Divisoria. Nabili ko lang to for only 20 pesos yata or 15 pesos. Tapos, kinoveran ko lang siya ng black colored paper din ito, gift wrapper na bulaklak para magkaroon lang ng accent-accent. And it says RD, Randall in short. So, yeah. Meron pa ako dito sa kabila na AI. Parehas din ng design, black and floral. And it says AI. Yung AI is yung nickname ko nung bata. Ayun yung binigay sa aking nickname. Hindi ko Carlo dahil hindi niya mabanggit yung pangalan ko na random. Dico Carlo is a special child. So, binigyan niya ako ng nickname na Aye para mas madali sa kanya. Next, meron ditong mug. And another brushes. Sa mug ko siya nilagay. Wala para accent-accent lang. Itong brushes na to, hindi ko yung ginagamit. Pang design lang yung mga yan. Yan, nandyan yung mga anklots ko na hindi ko ginagamit. Dun yung malalaking brush. Dahil, ito yung mga ginagamit ko. Yung nasa loob para mas hygienic siya. Para mas hindi na alikabukan. Ito na alikabukan na kasi yan eh. Pero malilinis ko yan. Madali lang yan malinis. And if you want that, kung paano ko maglinis ng brushes, then comment ka lang sa baba. I-share ko sa inyo kung paano nga ba. Next is ito. Na may tatlong, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Yung damo-damo na bilog. So nabili ko lang yan sa Divisoria for only 100 yata tatlo. Then ito, 50 pesos yung ito. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Parang fence charbanes. Next is yung Ayi nga. Then, sa last picture is so important to me. Siya lang naman ang nag-iisa kong nanay Mila. And nilagay ko siya dyan para kasama ko pa rin siya sa kwarto ko. Hindi ko nasasabihin na wala kaming picture together. Char! Basta wala kaming picture at ayokong pag-usapan yun. Ayokong umiyak sa vlog na to. Pero yan, nilagay ko dyan yung picture ni nanay dahil na mahal ko siya. Maglalagay din ako dito ng picture ni nanay Lucy. Sige, kasi lagi ko din namimit si nanay Lucy. Nasa trabaho niya lagi. Pero si Nanay Mila, nasa langit na siya. Next, when you look up, makikita mo dyan yung Hello Gorgeous. Ayan. Hello Gorgeous. Tapos may pilikmata na naka-frame. Wala lang. Gusto ko lang magkaroon ng text dito sa may kwarto ko. And pag nakikita ko yan, namimiss ko lang yung barkada ko na Gorgeous. Gorgeous is such a pretty word. Yeah, so nilagay ko yan dyan. Hello Gorgeous. Para mag-hello siya lagi sa akin kasi gorgeous ako.
Ikaw din, gorgeous ka. O, di ba? Napagana ko yung background ko kahit hindi ako naka-double wall. Tingnan mo yung cortina ko, o. Hindi yan naka-double wall. Ayan, o. Hindi yan double wall. Kasi nung ginawa tong kwarto ko na to, gusto ko na agad magsimula mag-vlog and gusto ko na agad mag-design ng kwarto. Eh, hindi pa mapa-double wall ni tatay. So, sabi ko, ako na lang gagawa ng paraan. So, yan, nilagyan ko siya ng cortina and yung kama, ayan, then yan. Napagana ko naman siya, diba? And when you look up, wala pa nga akong kisa. May mga sticker pa yung papag. So, itong sahig na to, papag. So, itong kisami ko na yan, ayan yung sahig sa kwarto nila Chelsea sa taas. So, yan. Nagpaikot lang ako nitong mga dahon-dahon na yan. And that's pretty much it. Ayan lang yung background ko sa mga vlogs ko. O, diba? Kaya ikaw, kung gusto mo nang magsimulang mag-vlog, then simulan mo na. Kasi kung gusto mo, may paraan talaga. Tingnan mo nga tong kwarto ko. Hindi naman siya super laki, hindi siya pang mayaman, pero napagana ko siya. Hindi siya naka-double wall, pero tingnan mo, hindi halata dahil parang ang ganda-ganda niya tingnan. Kahit may pangit na ventilador dyan. Ewan ko, nagagandahan na ako dyan para sa akin. Okay na siya sa mata sa mga vlogs ko. So, kung naghanap ka ng mga ideas sa background mo, and hindi rin naka-double wall yung kwarto mo, baka may natulong ako sa'yo. And I'm so happy na ma-share sa'yo itong background ko. By the way, hindi ko pala nasabi, may Christmas light dyan sa may background ko. Ewan ko kung nahalata niyo, pero super halata naman, diba? Christmas light siya ng Christmas tree namin. Pero since nung nag-design ako nito, wala pang, hindi pa December noon, hindi pa Pasko. Nilagay ko dyan yung Christmas light ko. And yan, hanggang ngayon, lagi siyang nandyan. And doon sa may likod ng electric fan, kung nagtataka ka kung ano yun, air freshener lang yun. Okay, kailangan amoy lemon yung kwarto ko. Char! Hindi, so ayan, may Christmas light din ako para mas maganda siyang tingnan. Accent. Lalo na sa gabi, pag matutulog ako, tapos bukas yan. Ah, it's so heavy. So that's pretty much it. Ayan yung mga details kung paano ko nga ba na-achieve itong background ko sa mga vlogs ko, and I'm super happy na ma-share siya sa inyo dahil kung ikaw na namumroblema kung paano nga ba masimulan yung YouTube channel mo and yung vlogs mo dahil wala kang makuhang background, then sana nakatulong ako and super happy ako na na-share ko sa inyo to. And kung hindi mo naman carry mga ganito, kahit ganito kasimple, then pwede ka namang magsimula ng plain lang yung background mo. So it's up to you, kasi ako mas gusto ko yung may mas anik-anik para mas parang nagkukwentuhan na tayo, yung ganung feeling, parang ganun. So I think that's pretty much it. Thank you so much for watching. Kung umabot ka man sa part na to, maraming salamat. Aww. Don't forget to leave that cute little yellow heart sa comment section below. Please subscribe if you haven't already, and I hope to see you next time.